Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update para po sa minomonitor natin na si Typhoon Malakas. Ayun nga po no, sa Japan Agency at ng NOAA, ito nga po nga si Typhoon Malakas no, na maintain niya nga po yung kanyang strength no, na abot ng 185 km per hour. Ito po yung malapit sa gitna. At posibilidad nga ito no, na mamayang madaling araw, ito nga po ay asa typhoon category pero humihina na nga po yung kanyang lakas. Posible nga pong umabot na lamang ito ng 150 km per hour. At habang lumalayo na nga po ito, papunta dito sa may parte ng Eastern Japan, ito nga po ay tuluyan ng hihina. Pero yung kanyang trough, nung kanyang kaulapan, ano, makikita natin abot pa rin po yan dito sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. May mga posibilidad pa rin na pag-ulan tayong mararanasan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao at halos sa malaking bahagi pa rin ng Visayas. Asahan pa rin po natin dyan yung mga posibilidad na pagbaha dahil nga po dito sa bunsod ng pag-ulan. Sa ngayon nga po, no, magiging maganda naman po lagi ng panahon dito sa Extreme Northern Luzon. Sa Northern Luzon, wala naman tayong inaasahan na anumang mga malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. Posible nga po makaranas na po tayo ulit no, no, ng malinsangang panahon, lalo po dito sa may malaking bahagi ng ating bansa. Check natin yung ating satellite image kung saan nga makikita natin dito. No. Magiging maganda lang nga po ang lagay ng ating panahon at may mga posibilidad lamang na isolated rain shower, posible pong maranasan dito sa may Santiago at sa may Baler Aurora. Dito naman po sa may Metro Manila, posible nga po yung localized thunderstorm, no? Posible po natin maranasan yan, lalo po pagdating ng hapon at ng gabi. At dumako naman tayo sa may Bicol region, mapapansin nga natin na may mga posibilidad na isolated rain shower. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ano, dito sa ating mga kababayan dahil may mga medyo kalakasan bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Magiging maayos na rin po ang lagay ng panahon dito sa may parte ng Mindoro province. Asahan lang natin yung mga bigla ang mahihina at katamtaman pag-ulan. Dito nga sa Visayas kung saan nga umaabot itong trough ng extension ng kaulapan ni Typhoon Malakas. Posible nga pa rin makaranas ng bigla ang mga pag-ulan sa may parte ng Calbayog, sa may Tacloban, lalo po dito sa may parte ng General MacArthur at dito nga po sa may parte ng Silago, sa may Cebu City, sa may Bohol, maging dito po sa may Sagay, sa Roja City at Iloilo. Dito naman po sa may parte ng Mindanao kung saan nga posibleng makaranas din no, ng mahina at katamtamang bigla ang pag-ulan. Dito nga sa Kabadbaran, sa Surigao City, sa may parte ng Bislig, Cagayan de Oro, at magiging okay naman yung ibang parte ng Mindanao. Dito naman tayo dumako sa Palawan kung saan nga posible tayo makaranas no, ng isolated rain shower. Lalo po sa may parte ng Taytay, dito nga po at sa may Puerto Princesa, Palawan. Silipin naman natin ang ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin na tuluyan ang papalayo ng ating bansa. Itong si Typhoon Malakas at pagdating ng April 15, tuloy-tuloy nga po no, na bahagyan na lang makakaapekto sa Eastern Visayas itong trough ng kanyang kaulapan. At pagdating ng April 16, makikita nga natin no, tuloy-tuloy na nga po magiging maganda ang lagay ng panahon. At pagdating ng April 17, makikita nga po natin posible nga po makaranas na tayo ng mainit na at malinsangang panahon. By April 18, makikita nga po natin, tuloy-tuloy na nga po maganda ang lagay ng panahon. At pagdating ng April 19, makikita nga po natin ano, na maayos at maganda pa rin ang ating lagay ng panahon. Asahan na po natin dito easterlies no, na posibleng magpainit sa halos sa buong bansa. Pagdating naman ng April 20, makikita nga po natin ano, na maayos at maganda pa rin ang lagay ng ating panahon sa so makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon dahil nga po sa may easterlies. Pagdating naman ng April 21,
makikita nga natin, no, posible pong makaranas ng pagulan ang eastern section ng Luzon, ng Bicol Region, Visayas, at ng Mindanao. Dumako naman tayo sa April 22, magkakaroon po tayo ng posibleng low pressure area dito mga po sa eastern section ng Mindanao. Ito po yung imo-monitor natin sa mga susunod na advanced weather forecast. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin, no, para sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa minomonitor natin na panibagong low pressure area sa darating na April 22. So inuulit natin, ano, yung ating advanced weather forecast is possible scenario lang po yan. At dahil nga mahaba at malayo ang ating range ng advanced forecast, marami pa pong posibilidad na pagbabago na mangyayari dito sa nakikita nating data sa advanced weather forecast. Kaya manatili tayo tumutok, mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, to copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.